May kasabihan, one man's trash is another man's treasure. Para sa ilang mga alagad ng sining, ang mga inaakala nating mga patapon ng basura, aba, pwede pa palang gawiting materyales para makalikha ng mga natatanging obra. Yan ang tinutukan ni Joseph Morong. Hi Joseph! Sino ba itong mga artist na ito na gumagamit ng mga basura para makalikha ng obra maestra? Kara, nandito tayo ngayon sa Bulacan kung saan makikilala natin ang ilang mga post-consumer waste artists. Ito yung mga alagad ng sining na gumagamit ng tinatawag natin ng mga basura para sa kanilang mga obra. Akalain mo ba na pwedeng gamitin yung mga tinapon ng mga tsinelas o kaya naman yung mga sachet ng shampoo bilang mga materyales para sa nagagandahan nilang mga obra? Amazing basura art tampok sa ulat ni Joseph Morong. Pira-pirasong matitingkad na kulay ang porma tila para isipan pa. Hanggang sa unti-unti mong paglayo, doon palang mapubuo. Mga obrang hindi mo inakalang sa basura pala nagmula. Nakilala namin sa probinsya ng Bulacan ang henyo sa likod ng kakaibang obrang ito. Mula rito sa pondohan sa Hagonoy, Bulacan, sasakay tayo ng bangka papunta doon sa Barangay San Pascual dahil ang sabi sa atin, ginagawa pa yung kalsada papunta doon. Dito na tayo sa Barangay San Pascual pagkatapos ng 15 minutong biyahe sa bangka. Dito sa Barangay San Pascual, marami yung mga estuary o yung mga wawa tulad dito. Kadugsong ito ng Angat River at palabas naman ng Manila Bay. Dito kumukuha ng kanilang kabuhayan yung mga taga-Barangay San Pascual kasi dito sila nag-aalaga ng mga bangus at saka mga tilapia. Pero sa kaliwang bahagi, yung mga estero, dito nagkakaroon ng medyo ibang sitwasyon dahil naiipon yung mga basura galing doon sa mga kabahayan. Kapag nag-high tide, dito na napapalad at pag nag-low tide, ito yung naiiwan ng mga basura. Basura man sa unang tingin, inspirasyon ang naging hatid nito sa artist na si Mar Perez. Dito kasi siya nanunungkit ng mga materyales para sa kanyang mga obra. Mga tsinelas na itinapon o inanod na. Para sa kanya, malayo pa ang pwedeng marating ng mga ito. Di ka bang tataka ba tandaong tsinelas? Pag po din kasi high tide dito, yung mga bahay nila minsan, inaakabot yung bahay nila. Minsan naaanod na lang. So hindi ibig sabihin tinapon na nila yung tsinelas? Minsan naaanod lang talaga? Minsan nangyayari, kapag nakakuha ko ng isa, tapos kinabukasan, nakukuha ko yung kapares. Una, ang bala ko talagang pulutin o kulitahin ang mga soft drinks bottles, yung mga ganun. Kaso naisip ko, wala akong machine or equipments kung paano ko siya gagawin o dudurugin o pipinuin. Kaya naisip ko, nung nakita ko yung tsinelas, total, madami naman siya. Yan na yung ano, kinolekta ko. Sari-sari mga tsinelas ang nakukuha niya rito. Mag-iipon lang ako ng mag-iipon. Kung anong kulay lumabas. Tapos, kapag nakaisip na ang concept, doon pa lang ako pipili ng kulay. Matapos ang wala pang 30 minutos na pamamingwit, nakaipon na kami ng isang maliit na timba ng mga tsinelas. Patsaga niya itong sinasabon at nililinisan. Marami siyang dumi kasi sobrang baho niya, may mga burak, lumot. Dumi na din ang tao, ganun din. Kaya kailangan ko talaga siyang linisin mabuti. Medyo rin siya, time consuming. Kasi in preparation, no? Oo. Tapos gagayatin nyo pa sa pagbubuo ng artwork. Dami nga nagtataka sa akin, paano ko daw pinili.
Marindari ang tanong. Kasi medyo nga, kapagod siya. Kailangan lang talagang siya gawin. Kaya ang mga maruruming tsinelas tila nagiging bago dahil lumalabas na ulit ang matitingkad nitong kulay. Sa ngayon, nakaipon na ng tatlong malalaking kahon ng tsinelas si Mar. Ang mga tsinelas, gagayat-gayatin niya sa maliliit na korte. Ang mga pinirapirasong tsinelas ang magsisilbi niyang paleta para sa kanyang mosaic art. Ito parang flesh tone na yan. Matigas din kasi kaya sabi mo makakangalay sa ano, balikat. Mas pabor pa nga ako dun sa medyo matigas kasi yung gaya nitong malalambot, ang hirap ng buhayin. Masakit siya sa balikat. Saka ang bilis niyang makapurol ng kutsilyo. Nakakilala kutsilyo na, hindi ba naman? Isa pa lang naman. Sa'yo to, di ba? So marunong ka talagang gumuhit. Noon pa man gumuguhit at nagpipinta na talaga si Mar. Ang ilan sa kanyang artwork ay mga oil painting na gamay na niyang gawi. Kaya kakaibang hamon para sa kanya ang paggamit ng mga inirecycle na tsinelas. Mosaic art ang tawag sa ginagawang obra ni Mar. Ito yung paggamit ng mga maliliit na piraso ng mga bato, shell o bubog sa halip na pintura para bumuo ng mga pattern o figura. Sa mga visual artist na nakilala ko, si Mar pa lamang ang nakita kong gumagamit ng pinarapirasong tsinelas na manumanong idinidikit sa canvas. Inaabot daw ng hanggang 2-4 linggo si Mar sa pagbuo ng isang mosaic. Kwento ni Mar, minsan pinanghihinaan siya ng loob. Sa 3 taon niya ng paggawa ng mosaic art na gawa sa tsinelas, hindi naman daw ito madaling ibenta. May mga nasasalihan naman siyang art exhibits at nakakapag-display na rin sa mga art gallery pero tila matungo lang benta para sa klase ng obra na ginagawa niya. Mahirap siyang ipakilala kasi hindi pa din ako ganun katagal sa art scene. Medyo mabigat sa pakiramdam kasi hindi sapat yung, hindi worth it yung ibabayad sa'yo kasi kailangan mo na ng pera. Nakaranas kasi ako ng ano, magbenta ng sobrang baba para lang may mabaon kapatid ko, may biling makakain dito sa amin, pambigay sa nanay ko sa gamot. Kaya kahit mabigat, sabi ko, kunin mo na yung 2 piraso. 3-5 na lang, sabi ko ganun. Ang paggamit ng basura para sa obra, kabuhayan, para sa mga tulad ni Mark. Para naman sa ibang alagad ng sining, isa rin itong advokasya para pangalagaan ang ating kapaligiran. Dito rin sa probinsya ng Bulacan, nakilala namin ang visual artist na si Gilbert. Ang materyales naman na ginagamit niya sa kanyang mga obra, mga ginutay-gutay na plastic wrapper at sachet ng mga shampoo. Linggoan kumongolekta ng mga plastic sachet at foil wrap si Gilbert na dinadala niya sa shredding facility na ito sa bayan ng Plaridel. Ang pasilidad na ito ay pinatatakbo ng isang non-government organization. Dito pinipino ang mga plastic na halos siniliit na ng glitters. Bukod sa magagamit ni Gilbert ang mga giniling na plastic sa kanyang mga obra, makakakuha rin siya ng isang seedling o punla bilang kapalit ng idinodonate niyang plastic. Isang seedling sa kada 1 kilo ng plastic. Ang nakuha namin ngayon ay talong at mamaya bibigyan pa niya ako ng sili. Gamit ang mga giniling na plastic materials, inihalo niya ito sa pintura. Aesthetic-wise, ano, maganda siyang pampa-filler ng mga pintura. Ano. Nagkakaroon siya ng wafer-like substance
na madali siyang pakapalin. Mahirap i-achieve yun sa kung pintura lang ang gamit mo. Sa isang art gallery na ito, sa Pulilan, Bulacan, nakikita-kita ang grupo ni na Gilbert. Binuha ni Gilbert ang grupong Green Arts, isang samahan ng mga post-consumer waste artists na nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan gamit ang sining. So nakita ko na pwedeng gamitin tong artwork na to para sa mga mensahe naman para kung paano ba natin ma-visualize kung ano na ang nangyayari ngayon. At awareness na rin kung saan napupunta ang ating basura. Malaki ang ginagampanan ng mga tulad ni Namar at Gilbert kung titingnan ang tambak na problema ng basura sa bansa at sa mundo. Ayon sa environmental group na Greenpeace, pangatlo ang Pilipinas sa world's biggest polluter, kasunod lamang ng China at Indonesia. Tayo naman sa Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang Pilipinas na may lampas 100 milyon na populasyon ay nakakapag-produce ng 21 metric tons ng basura taon-taon. At ang National Capital Region o NCR ang may pinakamaraming basura kumpara sa ibang lugar sa bansa. Sa kaso ng bayan ng Hagonoy sa Bulacan kung saan nakatira si Mar, makikitang tambak ang basura sa ilang bahagi ng mga wawa. Sinubukan naming kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Hagonoy pero tumanggi silang magpa-unlock ng panayam. Isa rin sa mga solusyong nakikita ni na Gilbert para mapigilan ang pagdami ng basura ay ang tamang edukasyon tungkol sa pagre-recycle ng mga non-biodegradable waste. Kaya naman nakipag-ugnayan sila sa ilang eskwelahan sa Bulacan para maituro sa mga estudyante ang pagpapahalaga sa kalikasan. Tulad na lamang ng mga grupo na mag-aaral na ito na masugid na nag-aambag ng mga recyclable plastic kina Gilbert. Ang kapalit siyempre, mga seedling galing sa NGO. Gusto namin sa maliit na edad pa lang, matutunan na agad yung ano ba ang circular economy, ano ba yung upcycling, ano ba yung sustainability, na mga malalaking salita na hindi naman agad mauunawaan ng Pilipino. So bata pa lang, ma-explain na agad sa kanila na paraan na mas maiintindihan nila through arts. Sa bayan ng Hagonoy, isinama namin si Mar sa Pulilan, Bulacan para ipakilala sa grupo ni Gilbert. Sa una, tila kinakabahan si Mar sa mangyayari. Dito siya sinalubong ni Gilbert at ang may-ari ng art gallery na si Andrew. Hi, oh, kamusta? Welcome to Cuarto Monti Little Gallery. Mar, tara pa. Welcome to the team. Paano mo nagagawa itong ganitong katsaga? Wow. Nung narinig ko nga po yung gallery niyo, natuwa po ako eh. Kasi wala po akong alam na ibang gallery na ganun po yung konsepto. Kaya naisip ko rin po sa sarili ko, ang bagay ako dun. Sa isang sulok ng gallery, agad na isinabit ang mga obra ni Mar. Dito na siya naging emosyonal. Masarap lang po talaga makita na nakasabit yung artwork. Masaya naman. So, di ko talaga mailabas yung emotion. Pero sobrang happy ko po talaga. Sa sandaling yun, tila nagbuklod silang mga manlilikha na may isang pagmamahal sa sining at may malasakit sa kapaligiran. Ako si Joseph Moro, kasama sa isang bigada.